Kamusta ka? Mabuting. Namiss kita, ha? Oo nga, 1 week. Oh, 1 week, no? Yes. Last week. Anyway, siya po ang ating kasama ngayon. Pero bago ang lahat, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, sa primero ng taong ng Oktubre taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibo newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito ang yung unang binubuklat. Ako naman, si Cristabel De Leon. At ito po ang PTV Sports. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumasok na sports balita, narito na. Tayo po ay natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918, sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa international basketball, bagamat tumapos na nasa ibabaw ng Group F standings, hindi naman po masasabing magaan ang magiging susunod na laban ng Gilas Youth Team sa crossover quarterfinal ng 2013 FIBA Asia Under-16 Championships. Ito'y dahil ang tumayong fourth seed sa Group E ay ang host Iran. Ang kabuang detalye, hatid ni Ms. Ria Arevalo ng 918. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang host Iran na makakatapat ng Gilas Pilipinas Youth Team sa knockout quarterfinals ng 2013 FIBA Asia Under-16 Championship. Kagabi ay umani ang mga Pinoy dribblers ng 78-67 victory kontra India upang mangibabaw sila sa Group F. Pero ang problema, tinalo ng Bahrain ang Iran 50-70 kaya't na-relegate ang host country sa number 4 spot sa Group E. Mabigat sumabi ka na, una-una, di ba, home court, di ba? Mas malalaki sa atin. Average height siguro nun, mga 6'4". Eh, wala mo kami magagawa, di ba? Siyempre, ang goal mo naman is to make it to the number 1. Eh, natalo sila, eh. Huh. Saba rin, eh. Huh. Natin, alam na mangyayari yun. So, basta laban lang, di ba? Naniniwala si assistant coach Jigs Mendoza na bagamat dumanas ng dalawang kabiguan sa preliminaries ang Iran, isa pa rin sila sa mga deadly teams sa torneo. Kaya naman hinihimay na umano ng national coaching staff ang game plan laban sa mas matatangkad na Iranians na may average height na 6'4". Skills lamang tayo. Pero siyempre, malalaki nga ito. Anong strengths ng Iran? Ano, rebounding, saka inside points. Dahil malalaki nga sila, eh. Yeah. Headbump nila yung bola talaga dun sa loob, eh. Lalo na, against us, may advantage sila. Sa panig naman ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio, maipatupad lamang ng maayos ang sistema ni Coach Jamaik Harin, ay tiwala siyang magagawang malampasan ng Pilipinas ang fourth place finish sa nakalipas na dalawang edisyon ng torneo. Ano naman ang attitude naman ng coaching staff at players, eh, kung sinong kalaban, eh, kailangan kalunin lang. So, wala tayong magagawa sa kabilang side kung sinong kalaban. At least, we're captured our group, pero we cannot do anything sa kabila. Okay. Eh, bumagsak tayo sa Iran. So, I think, laban tayo sa Iran. Ang showdown ng Pilipinas at Iran para sa pwesto sa semifinals ay mangyayari bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Ria, samantala, kung mabibigyan ng go signal ng Ateneo de Manila University, willing si star guard Kiefer Ravena magdepensa ng titulo sa men's basketball competitions sa Myanmar SEA Games sa Disyembre. Ang 6'1 bilang sa Philippine Quintet na kumopo ng ginto sa nakalipas sa edisyon ng SEA Games sa Indonesia noong 2011. Narito ang report ni Ms. Meg Siozon. Handa si Ateneo Blue Eagles superstar Kiefer Ravena na muling magsuot ng National Tricolor sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Ito'y para magdepensa ng titulo sa men's basketball competitions ng Bayinyal Regional Sports Fest. Naging bahagi ng 2011 SEA Games champion team, inamin ni Ravena na siya at ang Ateneo teammate na si Chris Newsom ay kapag nakatanggap ng imbitasyon na maglaro para sa SEA Games bound Sinag Pilipinas squad. Optimistiko ang 6'1 star guard na magbibigyan siya ng clearance ng Ateneo, lalo pat ang December 11 to 22 games ay matatapat sa off-season ng UAAP men's basketball. Tawagan na nga nila ako. And of course, I want to play for the country. Season na one. Hopefully, wala naman magka-problema.
Samantala, naniniwala naman si Ravenna na hindi na kailangan magpadala ng all-pro team sa SEA Games tulad ng hinihiling ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Ito'y dahil bukod kay Newsom ay makakasama sa roster ng Jong Wichico Mentored Squad ang mga Giras Cadets na sina Kevin Louis Alas, Ronald Pascual, Jake Pascual, Garvo Lanyete, Matt Ganuelas at RR Garcia. Gayun din si naturalized center Marcus Dothit. Pero with the results naman of the last SEA Games, not necessarily PBA yung kailangan idala. So kami, gagawin lang namin lahat. If ever kami mapadala dun, gagawin lang namin lahat para ma-defend yung crown. Hindi ko naman sa sinasabing hindi kailangan, pero kaya naman namin. Buhat ng sumali sa SEA Games noong 1977. Ang Philippine Quintet ay 15 beses nang nagkampyon sa men's basketball at sila ay minsan lamang na nasitlat ng host Malaysia sa gold medal match noong 1989 meet. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball, powerhouse Petron Blaze Boosters ang unang pumutok sa semifinal series kontra defending champion Rain or Shine Elasto Painters sa PBA. Yan po ay sa Governor's Cup. Sa pangunguna ni import Elijah Millsap na pumukong conference high 41 points at humila ng 14 na rebounds, dinumina ng Petron ang Rain or Shine sa Game 1 kagabi upang palawigin sa 10 matches ang kanilang winning streak sa season-ending tournament. Patuloy po na nakatutok sa mga kaganapan sa PBA si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa sobrang idol ko po sa kanya, ako pa ang nagkamera at narito ang kanyang report. Binuhat ni import Elijah Millsap ang Petron Blaze Boosters sa isang panalo kontra Rain or Shine sa Game 1 ng kanilang Governor's Cup Semifinal Series lunes ng gabi sa Araneta Coliseum. Gumamada ng conference best 41 points at dumukot ng 14 rebounds si Millsap upang punan ang kakulangan ng local scoring ng Petron sa kanilang 91-83 victory laban sa Rain or Shine. Sa kabila ng panalo ng Petron at ang magandang performance ni Millsap, nagpakita pa din ng pag-alala si Petron head coach G. Abanilla sakali man natuluyang umasa ang Blaze Boosters sa kanilang all-around American reinforcement. I think he bailed us out tonight, but next time around we need more contributions from the locals. In our warm games, we usually have 5-6 players in the best players for tonight. Elijah got the majority of the scoring load. And I think some of the locals must step up the next game. Dagdag pa ni Abanilla, malaking bagay ang 1-0 advantage sa best of 5 at ito ang dapat nilang alagaan para matiyak ang pagpasok nila sa finals ng kasalukuyang tournament. So as I mentioned, it's about getting that right kind of formula for us that could work for this semifinals. And maybe a minor adjustment here and there because we have good matchups also against us. Samantala, Game 2 naman ang isa pang semifinal pair sa pagitan ng Sandig Coffee at Meralco Bolts mamayang gabi sa Araneta Coliseum. Umaasa si Sandig coach Tim Cohn na mas mapapakinabangan niya ang kanyang bench ngayon na inaasahan niya na magkakaroon ng sapat na adjustment ang Meralco Bolts. Now basically, if we're able to get Dow and Kuya and then hopefully we got to feed quite a little bit tonight and we expect them to play bigger roles as the series goes along. They haven't played much this conference, so we want to get them out there, but we do feel we're going to need them as the series evolves. We're not going to be able to have a rotation this long. It's going to be too tiring. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagpahiwatig naman ang kagustuhang maglaro para sa Barangay Hinebra San Miguel si former San Sebastian Stag superstar Ian Sanggalang. Ito'y kung siya ang huhugutin ng crowd favorite squad bilang top overall pick sa PBA draft na idaraos sa Nobyembre 3. Sa isang trade ay nakuha ng Hinebra ang first round pick ng Air 21 Express na posibleng magmay-ari naman ng top draft rights ngayong taon. Nagbabalik si Ms. Meg Siozon. Walang mapagsidla ng tuwa sa 2013 PBA draft prospect Ian Sanggalang. Ito'y dahil isa siya sa mga inaasahang mapapabilang sa top 3 picks, kasama sina former Gilas Pilipinas big man Gregory Slaughter at Letran Knights center Raymond Almazan. At sa itinatakbo ng mga pangyayari,
Lumalabas ang Barangay Ginebra San Miguel ang posibleng magmay-ari ng top draft rights na na-acquire nila sa pakikipag-trade sa Air 21 Express. Ano, siyempre, ano, natutuwa din na may posibilidad din na mag-number one yung Ginebra, di ba? Eh, kasi nga, Barangay Ginebra fan ako. At bonus siguro kung kukunin ako ng Ginebra, pero para sa akin, kahit sa ang team naman, komportable ako maglaro. Tsaka, ilalaro ko yung laro ko kung sino man yung kukuha sa akin. Ikwinento rin ni Sanggalang na matagal na siyang fan ng Ginebra. Sa katunayan, hindi itinanggi ng 6'7 star slotman na mga players ng crowd favorite squad ang kanyang ginagaya noong bata pa siya. Ano, idol ko, ano, yung before yung sila JJ tsaka Nagiwa. Kasi bata pa ako noon eh, kahit sentro ako, iniidolo ko yun kasi magaling talaga sila. Sa kanyang height, agility, perimeter shooting at post-up moves, walang duda na si Sanggalang ang isa sa mga aasintahin ng mga teams sa PBA draft na mangyayari sa Robinson's Place sa Ermita, Manila sa November 3. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. At salamat sa iyong panonood, Ian Sanggalang, Attorney Charlie Chuwat, Vice Gov Dennis Pineda at kay Boss Rudy Yu. Lipa tayo sa Collegiate League. Kumpiyansa po ang De La Salle Lady Archers na makakapagsubi sila ng panglimang titulo sa UAAP Women's Basketball ngayong season. Bit-bit po ang momentum ng kanilang lopsided win sa Championship Series opener noong Sabado. Makakatapat po ng De La Salle ang National University Lady Bulldogs sa Game 2 sa Big Dome bukas po yan ng alas 11 ng umaga. Narito ang aking sports partner na Ms. Cristabel De Leon. Determinado ang De La Salle Lady Archers na matuldukan ang kanilang 11-year title drought sa UAAP Women's Basketball. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Lady Archers head coach Tyrone Bautista na puspusan ang pag-iensayo ng kanyang mga players para matiyak na wala nang mapapanood na do or die game 3 sa championship series nila ng National University Lady Bulldogs. On both ends of the floor, if we can exceed that, much better for us. But you will expect La Salle to be coming out and fighting for our lives. That's gonna be our mentality come Wednesday. There will be no more other game. There will be no more chances for us but on Wednesday. Dagdag pa ni Bautista, mental toughness muli ang kanilang magiging pundasyon patungo sa kanilang title romp, bagay na sinang-ayunan naman ni Team Captain Miller Ong. Yung spirit na the Erko pa lang sa team. Yung same na spirit intensity na binigay namin ng game 1 and or masigitan pa rin namin para malabas namin yung mga laro namin and enjoy lang namin yung game. There's no superstar really on our team. Probably, you know, people around are saying that this is this girl's team, this girl's team, this is our superstar and all that. But at any given time, anybody among my players are ready to step up. And that's the most important thing for me. Hawak ang 1-0 lead. Tatangkain ng De La Salle na maisara ang serye kontra National University sa pagsikad ng Game 2 sa Araneta Coliseum bukas ng alas 10 ng umaga. Diba tayo sa boxing? Magkasabay na darating sa bansa ang dating magka-partner na sina trainer Freddie Roach at conditioning coach Justin Fortune. Ito'y upang muling magsanib puwersa sa training camp ni Manny Pacquiao para sa comeback fight kontra Brandon Rio sa susunod na buwan. Matapos na maghiwalay ng landas noong 2007, mismo si Roach pa di umano ang nagbigay ng ideya sa Team Pacquiao na kunin ulit si Fortune bilang kapalit ni Alex Ariza na lumipat naman sa kampo ni Rios noong isang linggo. At sa pagbabalik ni Fortune, Fernandez na malulunasan na ng malimit na pag-cramp sa mga binti ni Pacquiao. Sa ilalim ng patnubay ni Ariza, malimit umanong manigas ang binti ni Pacquiao dahil sa pagsalang sa mabibigat na training regimen. Samantala, masayang ibinalita naman ni Fernandez na nawala na ang pamamaga ng bukong-bukong ni Pacman na nakuha matapos na matapilok sa paglalaro ng basketball. Ay, ano problema? Everything is good naman. Yung natapilok niya, boss, okay na? Wala na yun, ba? Manipas, wala na. Sa boxing pa rin, muli pong nagsanib puwersa sa training camp ang mag-amang Nonito Dunaire. Ito po'y para sa rematch ni The Filipino Flash kontra Armenian-Australian rival Victor Shinyan sa susunod na buwan.
Magkasama po sa corner ang mag-amang Dunayre ng kanilang patulugin sa fifth round si Darshinya noong July 2007. Para po sa karagdagang detalye, narito pong muli ang aking idol na si Dennis Principe. Sa unang pagkakataon matapos ang halos anim na taon, muli nagsama ang mag-amang Nonito Dunayre Senior at Junior ensayo para sa isang major bout. Lunes ng gabi sa Las Vegas, nagsama ang dalawa sa top-ranked gym at sumailalim sa halos 18 rounds ng punch mitts at shadow boxing at pinudburan pa ng 4-round sparring kay Filipino prospect Marvin Mabait. Ang mag-amang Dunayre ay naghahanda para sa isang rematch kontra one-time victim Vic Darshinyan ngayong November 9 sa Corpus Christi, Texas. Ayon kay Nonito Senior, malaking tulong para sa kanyang anak ang pagkakaroon ng maturity dahil makatutulong ito para mas lalong mailabas pa ang husay nito. Ang laking tulong kasi magaling, yun nga sinasabi ko sa inyo nun, si Junior magaling manap ng opening. Mm-hmm. Yun. Kaya ngayon, mas nandun na yung maturity niya at saka may tutulong pa rin sa kanyang mga dati namin, yung mga galaw niya na maibabalik namin. So, it's mag-aano yun. Magsasama yun. Mm-hmm. Nilinaw naman ni Dunayre Senior na si Robert Garcia pa din ang trainer ng kanyang anak, ngunit hindi na ito issue para sa kanya. Wala akong problema dun sa ano din. Kasi tulad niyon, pupunta kami ng Mexico ngayong extreme. Mm-hmm. So babalik siya doon kay Garcia, mag-i-sparring siya doon kasi wala naman siyang dito naman nakasama niya, kaalaala niya si Morris S. Sa isang linggo ay lilipad si Dunayre Senior at boxer nito na si Mabait para sa isang laban sa Mexico. Sa panahong yun ay magtutungo naman si Dunayre Jr. sa Oxnard, California para ituloy ang ensayo sa ilalim ni Garcia. Ngunit matapos ang Mexico outing ni Mabait, ay muli magsasama ang mag-amang Dunayre sa Las Vegas at itutuloy ang kanilang tandem hanggang sa huling araw ng training camp. Pagdating sa... Wala naman siya sinasabi, assistant ko lang. Ano, basta ang akin doon, gagawin ko lang yung trabaho ko sa kanya. Ito sa akin, trabaho ko sa kanya. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At sa chess, patuloy ang pamamayagpag ni Grandmaster John Paul Gomez sa itinatanghal na Battle of the Grandmasters Chess Championship sa Maynila. Ang pinakahuling biktima ni Gomez ay si fellow Grandmaster Richard Bitoon na giniba niya sa third round kagabi. Pinasuko ni Gomez ang kalaban sa loob ng 35 moves ng Old Indian Defense upang makalikom siya ng perfect 3 points sa loob ng rounds. Umakyat naman sa 12-time National Open Champion Joey Antonio sa solo second spot matapos na pasukuin niya sa international Master Joel Pimentel sa loob ng 39 moves ng NIMZO Indian Defense. Ang kalapan Oriental Mindoro Wood Pusher ay kumolekta na ng 2.5 points, kalahating punto sa likuran ni Gomez. Samantala, magkasalo naman sa liderato sa distaff side sina Women International Masters Janelle May Fraina at Beverly Mendoza sa kanilang identical scores na 3 points. At ang Battle of the Grandmasters ay inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Sa iba pa hong balita, kung si SEA Games Chef de Mison Jeff Tamayo ang masusunod, gusto niyang mapabilang ang Team Junior Askels sa SEA Games bound Philippine delegation. Ito'y dahil sa tingin niya ay bagay na bagay ang football para sa mga Pinoy bukod pa sa napakagandang programa umano ngayon ng Philippine Football Federation o PFF. Pero ang problema, isang recommendatory body lamang ang SEA Games Task Force at wala umanong magagawa si Tamayo kung hindi ang tanggapin ang desisyon ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission na flag sa contingent ng men's football. Ayon kay Tamayo, ipinatupad lamang niya ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng mga National Sports Associations o NSAs at base anya sa record ng nakalipas sa 2 taon ay talagang walang gold medal potential ang under 23 Askels. Ang men's at women's football teams ay parehong isinama ni Tamayo sa initial entry by number list, subalit tanging ang Philippine Malditas lamang ang pinayagang makipagsapalaran sa Myanmar Games sa Disyembre.
at sa cycling. Hindi tulad ng nakalipas sa tatlong edisyon, hindi muna masisilayan ng mga fans sa Visayas at Mindanao ang mga aksyon sa 2014 Ronda Pilipinas Cycling Classic. Pero tiniyak ng mga organizers na aabutin pa rin ng 14 na stages ang hagaran sa Luzon Islands. Nasa kauna-una ang pagkakataon ay katatampukan ng girian ng mga local at foreign participants. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Hindi muna lilibot sa tatlong major islands ng bansa ang 2014 Ronda Pilipinas Cycling Spectacle. Ito'y dahil nais ng mga organizers na i-focus sa Luzon Islands ang ruta ng 14-stage bikeathon na lalahukan ng foreign teams sa kauna-una. Taon. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ni Team LBC Coach Chris Allison ang nasabing plano dahil magagawa umanong tahakin ng kanyang mga young riders ang mapanubok na ruta ng Luzon area. It's part of the, you know, the beauty of Ronda. Sometimes we'll have those transfers, sometimes like this one it's a little bit different, we may not. So, like I said, it's just for us, you know, regardless of the route, we'll make our preparations accordingly. Sa panig naman ni defending champion Irish Valenzuela na ngayon ay pepedal para sa Team Philippine Army, mas tataas ang level ng pakarera dahil sa presensya ng mga foreign participants. Mas magiging mabigat po talaga ngayon yung laban. May foreign teams pero yung makakaya ko po, gagawin ko hanggat sa abot ng aking makakaya at saka ng mga bago kong ka-team. Samantala, naniniwala naman si longtime cycling observer attorney Froy Daiko na mas magiging mapaghamon ang 4th edition ng Ronda Pilipinas dahil mababawasan ang inter-island breaks. Pwede masabi mong ganun, pero siyempre ang mga challenges dun sa Visayas at Mindanao kung tutusin ay kakaiba dito sa Luzon. Kahit na sabihin natin may Baguio, merong Solano to Baguio, whatever. Ibang-iba yung challenges na nandun sa Visayas at Mindanao. Ang 2014 Ronda Pilipinas ay sisikad sa Primero ng Pebrero. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Telebisyon ng Bayan. Nakakatuwa yung mga kapatid dyan sa sports radio. No? Oo, talagang very supportive din. Tsaka ano, sa mga nagtatanong, bakit may mga reporters kayo from sports radio sa sister network? Sila were all under yung Presidential Communications Operations Office o yung PCO. So sila po yung radio, kami po sa TV. Doon ako nagsimula sa sports radio. Salamat Judith, Ria at Miss Cecil Kimlat at sa kanilang manager, si Mr. Ricky Up Santos. Oh, pagbabalik natin, partner, yung ating bagong segment every Tuesday. Miss Meg Siozon, ang Inside Sports. At kanya pong tutuklasin ang laro pong fin swimming. Ano nga ba ito at paano po nagkakaroon ng kompetisyon sa event na ito na paboritong-paborito ng mga taga UP Diliman. Sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Keith Jensen of the Barocco Bowl Energy Cola. Visit my home court with Nicole Ramos this coming Thursday. Exciting ang episode natin ngayong hapon kasi very challenging ang susunod na sport na ating tutuklasin. Ano ito? Drumroll please! Fin swimming! Bagito man ang sport na to sa ating bansa, katakot-takot na gintong medalya na ang nahakot ng Philippine Fin Swimming Team. Kaya naman tara, fin swimming time! Isang sport na masasabing foreign pa para sa mga Pilipino ay ang fin swimming. Pero bakit kaya nahuhumaling dito ng gusto ang mga estudyante ng University of the Philippines Diliman? Ano nga ba ang fin swimming? Ito po yung tinatawag natin na dolphin-like swimming or mermaid swimming. Ano? Ito po yung totoong training, hindi po siya costume. It's a training. Ang fin swimming sa Moscow, Russia, kung saan binansagan ito bilang new age in sport. Swimming ay isang uri ng disiplina sa paglangoy gamit ang iba't ibang gear gaya ng snorkel, driving mask, at ang monofins o bifins na siya namang nahahati sa kategory nito. Kaya naman higit na mas mabilis ang sisid ng mga biyasang fin swimmers kumpara sa kanilang mga counterparts ng regular tankers.
In fin swimming, it's a race. So, more likely, time. Ano? So, mas mabilis, syempre, yun yung mananalo. You will enjoy the speed and yung gracefulness niya, kung gaano siya ka-graceful sa tubig. Ano? Kasi we're imitating nga yung dolphin-like na langoy. Ano? So, yung undulation. Sport na ang fin swimming dahil nilalaro na ito sa SEA Games, Asian Indoor Games at iba pang international tournaments gaya ng Universidad Games kung saan una itong demo sport. Ang fin swimming ay na-introduce during the International Olympic Year dito sa UP sa taon na 2005. In-introduce siya at tinuruan ng mga kaibigan natin from Korea na nagpunta dito, tinuruan ng mga coaches, instructors, yung mga PE teachers na subukan ng fin swimming. 2005 yan. Dito sa same pool na to, sa UP din. At the same time po, yung pong training ninyo ay merong pwedeng maging career, no? So, kung dun po sa mga interesado, it is something new and something exciting. Sobrang bilis po pagka po nag-fin swimming kayo. This is the fastest way to swim. Mayroong apat na event sa fin swimming. Ito ay ang mga surface, kung saan ang katawan ng manlalangoy ay nasa ibabaw ng tubig at 15 meter mark. Sa apnea naman, ang manlalangoy ay dapat manatili sa ilalim ng tubig sa buong distansya ng 50 meter pool race. Dako naman tayo sa immersion. Dito, ang manlalangoy ay mayroong ginagamit na compressed air at breathing aparatus sa kabuuan ng laban. At panghuli, ang long distance na kadalasang isinasagawa sa malawak na karagatan kung saan ang swimmers ay hindi pinapayagan na magdala ng mga breathing apparatus sa kabuuan ng kompetisyon. At para mas maintindihan ko ang mundo at excitement ng fin swimming, sinubukan kong lumublob rin, syempre, sa gabay ni Ms. Mary Ann Reyes. Surface event is at a distance of 50 to 1,500 na 50, 100, 200, 400, 800 hanggang 1,500 events, no? Now, you must be on the surface of the water. If you go underwater, after the 15 meter mark, you'll be disqualified. So, you have to make sure that you use your snorkels or any body na mag-undergo or during the surface event, again, will be disqualified. Okay? So, that's the surface event. Yung apnea naman, ito yung one breath hold or yung seased underwater, ano? This time, you have to do it all the way underwater and touch underwater. No? Once we see a part of your body, okay, a part of your fin on the surface of the water, it will mean disqualification again. And the third one is the immersion. Immersion, we use this scuba tank. It's the same tank that we use in scuba diving, no? But then, in fin swimming, okay, we have a different regulator because we only need this breathing regulator. Wala na tayo ng mga gauges, no? To avoid drag. Now, immersion requires breathing regulator and a tank. This is a compressed air, no? Hindi siya oxygen tank. It's a compressed air, the same air that we breathe in. Nilagay lang siya sa isang tanke. Now, it depends on the event kung gaano kalaking tank ang gagamitin mo. And again, it could be with monofin or bifin. This is a host country. That's what you call immersion. Use of your scuba tank. The third one is what we call long distance event. A long distance can happen in lake to lake, island to island, river to river, no? Or maybe lateral competition near the shore, no? Pero at a minimum distance of 500 to 20 kilometers, ano? Minimum 500 meters to 20 kilometers. Okay? So those are the four events. Before we put on any single equipment, we must do some stretching.
Ravenna at 12 feet. At the same time, let's dig in more of the basics. Medyo nakakapagod ang sport na ito, pero I swear, enjoy! Wow! I really can't get enough of this! Ang sarap! I am getting there! Slowly getting there! Wow! Ang dali lang pala talaga ng sport na ito! Dahil alam ko na ang basics, ready na ako to take on the challenge of top UP Dilimantin swimmers. Woohoo! At ako ang nagwagi! Wow! Giving of medals pa. I love my gold medal. Yay! Isang enthusiast magnet ang fin swimming. Kaya naman ngayon pa lamang, nakaantabay na ang UP College of Human Kinetics sa pag-introduce at pagpapalawak pa ng awareness at imbitasyon sa publiko na subukan ang nasabing sport. Sa patuloy na paghahanap ng karamihan sa atin ng mga bagong sport, suggest ko lang, bakit hindi ninyo subukan dumalaw sa UP para personal niyong makilala at maranasan ang excitement ng sport na ito. Bukod sa nakakapagbigay ng total body workout ang pag-fin swimming, nadidevelop din ito ang ating speed, strength at muscle coordination. Kaya naman guys, sinachallenge ko kayo to try fin swimming and I'm sure mag-e-enjoy din kayo. So, paano ba yan, guys? Balik fin swimming muna ko. See you guys next week. Until then, this has been Meg Chilzon for Inside Sports. Ako si James Sena. Lagi ako nanonood ng PTV Sports. And we're back here on PTV Sports. Hello there, Dennis. Ito na, welcome na ako. Oh, hi, to Bell and to the very busy Snow Badwa. Okay. Di, inon ko lang yung TV sa likod. Okay, okay. Nasa okay likod na, maandam na. Hindi, kable. Okay. Ano, kwentuhan na tayo. Ito, pag nagkwentuhan kami nila Dennis sa kanila Tabel, kasi normally kami-kami na rin sa office eh. No? Mm. Oh. Maki-interact naman sila sa atin. Sorry naman kayo ngayon. Oh. May papakilala ko kami sa inyo, one of these days, si Bito. Kaya makagugustuhan nyo yung bago namin kasama. Siyempre yung singer? Hindi! Hindi yung kanina. Hindi niya atay nung mga. Maliit yung buwangan nito, taga dun sa ano, kaibigan ni Boss Lito Nadal. Ay, wait lang, congratulate ko lang si Miss Meg Siozon for that very interesting and wonderful fin swimming segment. Oh. Galing. Oy, may birthday pa na ngayon. Oo. Pero bago namin ipaalam sa inyo kung paano mag-text, batiin lang natin kasi sa Boss Egay Saragosa po namin ito, napakamahal po namin ni Boss. At saka i-welcome na rin natin si Ronel, yung bago naming editor. Mag-debut siya this coming Thursday. Yung home court segment ni Nicole sa kanya na. Okay, right. Game. Ano, sino yung may birthday? Si Mr. Bert Garcia, finance head. Happy, happy. Hey, sir. Happy. Boss Bert. Salamat. Boss Bert Garcia. Viewer natin yan, viewer. Uh-huh. Okay, so ito na. Okay naman ho ang unahin namin. Paano kayo magpapadala ng mensahe? Yes. Like us on facebook.com/ptv4sports, twitter.com/snowbadwa, or email us at ptvsports@mail.ptv.ph. You can also SMS us by typing radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile at 350 naman for Smart, Talk and Text and Sun users. Direk, di mo pala pinakita yung graphics. Si Direk Leo talaga. Ayun, nagdadadaldal. Hindi nga ako napapansin eh. Oh, ayan. Very good. Ayan. Okay. Natin si Nicole po. Nag-text sa atin si Nicole.
Oy. Kasi sabi niya, praise God, Sir Snow, I'm normal. Siya, diba? Oh, I'm normal. Sabi niya. Makita niyo ha, ganun dito sa amin eh. Kailangan normal, kailangan hindi kayo normal. Kasi nagpa-MRI. So maaalis na to sa atin, normal na siya eh. Okay. May home court pa. Just need to strengthen. Ah, okay, salamat to kay, ano, pagsalamat to sa mga nagdasal para kay Nicole. Nagkaroon kasi ng sakit siya eh, no, na medyo kinabahan tayo. So, nothing serious. Nothing to worry about. Ayun, that's the correct line. Correct line. Basta na tayo. Para. Alright, sige. Bueno mano, Jason Rubio, Sir Poging aka Daniel Padilla Snow. Ooh. Yes, thank you. At Sir Poging aka Piolo Pascual Dennis. Ako, Piolo? Ay! 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 Okay. At kay Gandang aka Angel Locsin aka Ann Curtis Meg. Wala si Meg eh. Oo nga eh. Palagay niyo po ba may chance na maging MVP si LA Tenorio? Okay. Oh. Pwede ba mag-MVP si LA? Dennis? Pwede kasi, ano siya eh, number two, di ba? Number two. So, ibig sabihin, top five, tapos yung so, best player sa conference. Mm. But, kasi pwede dahil best player siya nung second conference, tapos ngayon number two. May chance. So, magkakatalo na lang yan talaga sa botohan, bro. Eh. Kaso maganda yung match-up. Mm. Kasi yung San Miguel po, normally pag bumoti mga players yan, solid yan eh. Block voting yan eh, di ba? Tatlo yun. Oo, tatlong teams po yun. Ngayon, ang magandang showdown dyan, saan boboto ho ngayon yung mga LA tsaka yung mga Arwin? Di ba? Nako. Baka makasingit po yung Calvin Abue Baron. Di ba? Kasi mahati. Mahati yun eh. O di ba? O Ray, sulat mo na. Okay. Di ba? Mahati yung boto. Makakakuha na solido si ano. Di ba? Si chance. Calvin. Okay. Next, basa tayo. Alright, from Mark Dave Villasenor. Good PM, okay. Sir Snow. Ilan po ba ang draft pick ng Ginebra ngayon? Pabati naman sila Padilla Romar, John Han at Chester. Thanks and God bless you all. Yung pick po ng Ginebra ngayon, supposedly dalawa. Kaso na-trade po nila sa Barakobul yung kanila. Mm-hmm. Tapos yung pick po ng Air 21, yun po ang hawak nila, which happens to be the more valuable pick, no, kung ikukumpara natin dun sa kanilang original pick. Kasi yung original pick nila, Brad, baka mga pang lima lang, pang anim eh. Mm-hmm. Oh, dahil maganda yung performance sila. Quarters. Eh. Tapos, ngayon lang medyo na-eliminate. Pero quarters pa rin. Mm. Diba? So, pero ang labanan dyan talaga yung top 3 dahil yung kailangan nila nandun eh. Andun. Yung kumbaga, masusolusyonan mo yung problema mo kung nasa taas ka. Yeah. Tapos yung mga malalaki ho, malamang dun ho talaga mapitas yan. Kasi next year, maliliit na naman Brad eh. Puro gwardiya na naman ang papasok eh. Sila RR, sila si Kevin Louie Alas. Next. Alright, from Kenneth Macrayo. Good PM mga bossing. Ask ko lang any updates sa NBA at PBA. NBA, next week? Next week na. Hindi, yung ano, yung pre-season. Dito, yes. Pre-season. Yung opening, October 29. Mm-hmm. Probably the latest is that for the first time, yung All-Stars magaganap sa ano, Toronto. 2016. Mm-hmm. First time. 2016. Yun, pero yung this coming All-Stars, paghahatian eh, di ba? Ng Brooklyn, tsaka ng New York. Knicks. Mm-hmm. Kaya Hudson River. Brook Knicks. Okay. Uh-huh. Si Ate Net, ayan, salamat po sa inyong mensahe. And then, lipa tayo sa ating text line, Tabel. Para yung mga nagpadalaw ng message, ha, 2 pesos and 50 centavos po yan. Nakakana, i-refresh muna natin para yung mga latest. Sige. Ito, yung mga bagong mga mensahe hong darating sa aming mga uunahing babasahin. Galing kay? Alright, Henry, complete na po ba ang list ng mga PBA draft applicants? May mga fill-ams po ba? Wala pa. Meron. Pero may mga fill-ams. Hindi, yung sabi kong complete na. Complete. Mga October 12 pa yata ang last day of submission ng mga locals. So, si Slaughter nakapag-pass na. Si Ian within this week daw or early next week. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos yung iba pa, pero may mga feel foreign eh, na mga papasok. May mga feel foreign players. So tignan nun natin ano yung kanilang. Hindi pa ho kasi kami makapaglabas tungkol dyan kasi Dennis, fina-finalize pa ng PBA yan eh. May tendency na may mababack out pa. Mm. Diba? Kasi ganun. Yes. Hindi, tsaka mayroon pang pinapakiusap sa yung cadet, national team. Diba? Mm-hmm. Pero yung cadets mukhang hindi pinayagan. Nagpaalam sila, nag-attempt. No? Sila Kevin, sina Jake, sina Garbo nag-attempt na magpa-draft, pero pinigilan sila. Kasi under contract sila for hanggang next year. Pero yun nga, no? Gaya nga na sinasabi namin, mahirap po kasi sa broadcast, pag kunyari sinabi namin ngayon, nakasama si Dennis Principe na magpapa-draft, bukas nag-pull out. Binalita namin na nag-pull out. Hindi ho nakapanood yung nakapanood ngayon. Kasi sabi nyo nung isang araw kasali, di ba? Sabi din naman namin nung kahapon, hindi ka kasali. Mahirap pag-broadcast. Hindi ka tulad sa print, babalik-balikan mo. Next, tayo, Tabel. From Randy, kailan po ba ang opening ng UFL?
Ayan, sandali ah. Meron tayong update from Jing Hamlang, kanilang media officer. Actually, magkakaroon ng redraw sa UFL tomorrow. Kasi merong mga nag-back out ng mga football clubs. So. Bakit? Ano, may kinalalaman sa broadcast? Ay, syempre, hindi na nila sinabi, no? Pero, yun nga, magkakaroon ng redraw kasi medyo kalat-kalat yung pagkaka-back out nila. Favorite ko naman yung bituyan. Okay, game. Next, basa tayo. Alright. Si Twitter. 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 Josh Ekrenil. Ekrenal. Ekrenal. Sir Snow, injured po ba si James Senna? Bakit hindi siya ginamit ng RG at pati si Baclao? Thank you po, sir. Wala naman. Wala naman tayong balitang injured sila. Ano? Kasi nakabihis eh. Mm-hmm. Diba? And so far, maganda kasi nilalaro niya. Ano, eh. Una-una, may import nila. Tapos si, pangalan to, si J.R. Reyes. Kano pa, no? Quality minutes. And of course, si Rene Lugnatan. Oh. Medyo undersized for a center, pero yung kanyang effort. Nakikipagpalitan. Hindi ho takot makipagpalitan ng mukha kina, ano eh, kina Ping si Rene, eh, di ba? No? Dennis, no? Oo, kay, tama. Sino ba? Si Rainel. Pero kay Davans, medyo takot yata siya makipagpalitan ng mukha eh. Di ba? Okay, anyway, basa pa tayo ng message. Alright, from text naman. Julius, sir and ma'am, bakit ititrade si Denok sa Air 21 at bakit si Ross pa ang kapalit? Ah, uy, oh. Ano nakakatawa yung ano? Yung JP ba yun, Brad? Sino, sino? JP? JP. Ano, parang minimessage siya, si Rose daw, titrade sa Air 20, ganun-ganun. Hmm? Ano yan? Parang napanood sa kayo ka po, no? Sa kanya na. Ah, inaano niya, oh. Ah. Hindi, pero yung trade na yan, involving... After the show, tsaka naman siya nag-message. Mga trade, so malamang mangyari yan next conference na. O during the off-season, pag natapos siya. Off-season, sigurado. October 24 yan, eh. Diba, matatapos yan. Tsaka, ano yan, yung usually before the draft. Mm. Medyo meron iba dyan, magpipigil, mag-aaral lang gusto na paano ko bibitaw tong player na to, makukuha ko ba yung makukuha ko sa draft, di ba? Mm-hmm. Kasi may mga draft picks, so, lalo na yung sa Baraco, meron silang tatlo, pwede si may, they have the, ano, the luxury na makipag-trade pa, makipagpalit pa. Yung lang. Alaska, kausap ko last week, sabi ni Coach Luigi na marami silang gusto nga nilang i-trade. Ganun ba? Kung meron. Yung sa darating. Sa darating, kasi siyempre, hindi pa nila matitrade ganyan. Babasahin pa ng mga teams kung sino yung mababasa. Tsaka si Aldridge, kasama ron. Okay, ano sabi ni Golden Dragon? Mm-hmm. Guwapong Dennis and cute Snow. Ano po ang capacity ng Philippine Arena? At Snow, try mo rin ng fin swimming. Okay. Ang arena nasa 55,000. Ang seating capacity. Seating capacity. Yan yung sa may Bulacan, ano? Yes, yung sa may pagdito. Yung paggaling kayo ng, ano, ng Maynila, di ba? Medyo sumeseksi yung daan din eh. Gumagano eh, di ba? Kasi may exit sa kabila eh, di ba? Yung pag makikita nyo sa gilid, parang may mga transformers doon. May mga ilaw-ilaw yun. Yan ho yung Philippine Arena. At ang maganda ron, Brad, yung big dome yun ha, biggest domed arena in the world, eh yung pinakabubong po nun, dome. Di ba? Hugis bilog. Hugis. Yun talaga, dome, bilog. Hindi yung kuneta Astrodome na hindi dome. Diretso. Hindi, pero yung dome nun, Brad, no, pagka kunyari Dennis by that time, kasi bubuksan yata yan next year eh. So kung ikaw eh, yumauna, makakapanood ka. Kasi may salamin yung task nun. Salamin yung isa pwede minun. Sumilip. Kaya Kuya Ruben, kung gusto mong libreng panonood sa Philippine Arena, okay. Kaya pag nakita ko ron, manonood ako, ikaw agad hahanapin ko. Okay. Next. Iimbitahan ngayon kita. Hindi, fiberglass daw yung kisa minun, Brad. Oh, ganun pa ganda. Pag nandun ako. Tapos katabi nun, may football field yun eh. Tapos may hospital. Tapos di, ano raw, parang Olympic, ano? Parang Olympic Village. Village, ready na ba ganun, nila yan? Ganun nga, ganun. Okay, uy, behave na tayo. Nakita ko na si Ralph. Masusunod na niya si Cathy. Okay, next. Game. Alright. Fearless forecast daw sa... Yung director namin, oh. Epal yung director namin. Yung director na. Okay, game. Last 2 minutes daw kami. Basta tayo, mabilisan. Fearless forecast sa MB at SMC mamaya. At Timon at Quezon. Denise, fearless forecast mo raw sa Meralco Boys sa SMC. Ah, tingin ko... SMC, MC. Alam mo, ang ganda nung labanan na yan, eh, no? Hindi mo sabi. Siguro... Kahit yung pabila, yung Meralco ay Petron, ano? Rain or shine? Mm. I think may chance ngayon ng Meralco because they were able to feel nung game one na kaya pala natin. Medyo nung huli, kinapos lang. Same thing with rain or shine. So, tsaka maganda dyan kaysa maging blowout. Tsaka knowing Coach Ryan Gregorio and how he gets to adjust, no, every time
siya, eh yan yung expect natin. Tapos puro Heart of a Champion yung karamihan ng players niya. Pero malaking bagay dun, may Jong Wichiko siya eh. Oh. Nasa likod niya eh. Oo. Oh. Diba? Yung kay ano, medyo bata pa eh. Yung kay Team Cone eh. Mm-hmm. Sino ba mga nando dun? Sila Johnny, sina Carriazo, Jeffrey Carriazo. Hindi talaga mga coach yun. Pero nade-develop, diba? Work in progress, ika. Yan nga po ganyan ka-exciting. Pero kung tatanungin niyo kami kung sino mag, kung magpipredict, wag na. Baka magalit lang sa amin yung mga fans tong kabila. Diba? Basa tayo. Alright, okay. From Mark, ask ko lang kung sino ang first overall pick na po ba ang Hinebra sa darating na rookie draft. Ah, kung sila ang first overall pick. Bigyan mo nga mga ilang percent ang chance, ha, partner. Sa Hinebra, mga nasa 80% na. 80%. Yes. Ayun na pala si Cathy. Pagka, you know, it will still depend on the tabulation of the PBA. No? Itatabulate pa po yan eh. Kasi mahirap magsalita from our perspective na may chance yung Hinebra ganito, magna-number one, tapos hindi ganun yung bilang. Tapos nagkabunutan, biglang nabunot. Tsaka may ano pa, may lottery pa. May lottery pa. So 50-50 pa pala talaga, pare. May lottery pa po kasi yan, magbubunutan sa October 14. Okay, next. From our text line, ano ba ba? Ayan, would like to ask where I can get autographs of the NBA players coming over. We're coming over. Ah, medyo hirap yun. Yeah, baka mag-conduct ng ano yan, depende, no? So usually, nag-conduct ng... Fan signs. Oh, pero pagka-team kasi mahirap eh. Oo, oo, oo. Tanong natin siguro, sa Mawa Arena, sila ang ano yan eh. Tingnan natin. Punong abala. So we'll see kung may makuha tayo. Okay? Basa pa? Oh no, okay na tayo. Okay na ba tayo? Basa pa, baka meron pa isa. Wala pang ano eh. Ayan, sige. From Maynard, yan dapat ang maggawa ng paraan going draft day. Trade players para mag-benefit ang team. Players na hard worker at maganda credential. Wait, nanonood si Boss Robert oh. Sige, basahin ko muna yung text si Boss Robert. Sige, go. Ito sabi ni Boss Robert, Air 21 pick is number 1, acquired by Hinebra. Number 2 sa Global, acquired by SMC. Lottery will be held to determine the first pick with Air 21 having 2 balls. Diba? Ganong katindi si Boss Lito, 2 balls. Global, na SMC na, 1 ball lang in the lottery. Mm-hmm. Okay? And then third pick is Barako. Makukuha naman ng rain or shine yung draft. Yeah. Noon, Chairman, napaka... Chairman, sir! Love na love ko talaga si Chairman Robert noon. Ayan, love na love ko yan. Thank you, sir. Okay, next. Next. Yung sagot to kanina. Sagot. And ano, trade players para ano lang, nag-comment lang siya. Comment lang siya. Comment salamat lang po sa inyo. Anyway, ang tabayanan po ang Maaksyong Meralco tsaka San Mig Coffee Mixers mamaya sa Araneta yan, Brad. Yan. Mm-hmm. Bukas sa Cuneta. Araw-araw tayo, ha? Game, except Thursday. Love na love ko talaga si Boss Robert noon. Thank you, boss. Okay. Salamat sa mga sponsors natin, Tabel. Thank you to Dermastatic and Amazing Playground. And happy viewing to Joseph Dre Arcelia. And great and happy birthday to Jeff and Nanay Lakpar. And hello to Keisha. Okay. Yan, hey, and happy viewing sa friend ng aking Prinzy and Eric, si Shira Marielle B. Habon. Okay. Ayan, and to my wife, Queenie, love you. And Prinzy and love you. Galing see you later. Tatay na hindi naghahabon. Ako naman po, salamat sa Barako Bulayan Jikula, Mr. Joshua, Michael Johnson, Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at kay Ma'am Cherry, at kay Boss Rafi Cachao. Salamat po sa inyo. And salamat din sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas, at Arvin Ever Bilena. Sa makeup natin, Mr. Giselle Josie, thank you. At kay Ninong Renato Lirina ng Rally Tours and Travel at Pim Kicks, Pim underscore Kicks sa Twitter, Instagram. Sa Instagram, at Pim Kicks naman po sa Twitter para Mr. Rudy Yu, the man. Bakbet, Mr. Rudy Yu, at saka sa Dickies. Okay, thank you so much. Ako po yun ni Coach Lobadua. Christabel De Leon. Dennis Principe. Sa alam pa rin po ni na Miss Meg Siozon, Nicole Ramos, at Keisha Halili, at si Direk Leo, Direk Louie, at saka si Boss Ambet. At tabi rin po ang News at 6 with Miss Cathy San Gabriel, Attorney Marcus Trodes, at Ralph Obina. Sa inyo po. At narito po ang kanilang mga tampok na balita.